Magandang gabi po sa ating lahat, mga kapatid. Good evening, Father. At happy fiesta sa ating lahat. Ano? Fiesta pa rin. Araw pa rin ng Sabado, October 19. Kaya talagang maligayang fiesta pa rin sa ating lahat. Palakpakan naman natin ang ating Panginoon. Sa ating narinig na Ebanghelyo, narinig natin kung papaanong ang dalawa sa mga alagad ng ating Panginoon sa pamamagitan ng kanilang ina ay nagtanong. At itong tanong na ito ay ikinagulat ng iba pa nilang kasamang mga alagad. Bago natin pagnilayan itong tanong, magandang malaman yung konteksto nitong kwento na ito. Dito sa kwento na ito, halos katatapos pa lamang sabihin ni Jesus ang kung ano ang mangyayari sa kanya. Sinabi niya sa kanyang mga alagad, ang anak ng tao ay kinakailangang magpasan ng krus. Siya'y pahihirapan, siya'y uusigin, siya'y lilitisin. Siya'y ipapako sa krus at siya'y mamamatay. Pero pagkatapos ng tatlong araw, siya'y muling mabubuhay. Ang totoo, habang ikinukwento ito ni Jesus sa mga alagad, halos malapit na itong mangyari. Kaya kung papasukin natin ang sitwasyon sa mga pagkakataon na ito na sinasabi ni Jesus sa kanyang mga alagad ang kung ano ang mangyayari sa kanya, di ba parang medyo hindi maganda ang pakiramdam? Ano? Ikaw? Huhulihin? Darakpin ka? Pahihirapan? Lilitisin? Magpapasan ng krus? Ipapako sa krus, mamamatay? Parang hindi ko yata yan papayagan. So ganun ang sitwasyon. Ganun katens ang pangyayari matapos sabihin ni Jesus ang kung ano ang mangyayari sa kanya. Kaya hindi pa man nakaka-recover ang mga alagad dito sa napakabigat na sinabi ni Jesus sa kanila. Narito na ngayon itong magkapatid na ito. Guro, maaari po ba na pagdating ninyo doon sa inyong kaharian, isa sa amin ang makaupo sa inyong kanan at sa inyong kaliwa? At dito sa tanong na ito, dito sa pakiusap na ito ng dalawang alagad, nagalit ang sampu. Napaka-insensitive nyo. Wala ba kayong pakiramdam? Hindi ba ninyo naintindihan yung sinabi ng ating Panginoon kung ano yung mangyayari sa kanya? Siya'y darakpin, uusigin, lilitisin, pahihirapan, ipapako sa krus at mamamatay. Hindi ba ninyo yon naiintindihan? At ngayon, ang ipapakiusap, ang hihilingin nyo, pwede bang pagkarating mo doon sa kaharian mo, makaupo kami isa sa kanan at isa sa kaliwa? Wala na ba talaga kayong iisipin kundi ang inyong sarili lamang? Di ba ganoon ang pwede nating maging pangunawa dito sa sinabi at ipinakiusap na ito ng dalawang alagad? Wala ba kayong pakiramdam? Ganyan ba kayo kamanhid? Ganyan ba katigas ang inyong puso? Sinasabi na nga, pahihirapan? Sinasabi na nga, ipapako at mamamatay sa krus?
ang gusto mong mangyari agad-agad? Malaman, pwede bang ako'y makaupo sa iyong kanan at sa iyong kaliwa pag nakarating ka na sa iyong kaharian? Kung minsan, katulad tayo ng dalawang alagad, napaka-insensitive natin. Napaka. Yung tipong hindi yata natin ginagamit ang ating puso. At napakahalaga yon na sa buhay natin matuto tayong makiramdam. Matuto tayong maging sensitibo sa kung ano yung nararamdaman at pinagdadaanan ng ating kapwa, di ba? Kaya nga minsan, ang nagiging dahilan ng paghihiwalay ng mga magkakarelasyon, yung pagiging insensitive. Wala ka ba talagang pakiramdam? Manhid ka ba talaga? Ganyan ka ba talaga? Pero ano yung mahalagang itinuturo nitong sitwasyon na ito para sa mga alagad? Sabi ng ating Panginoon, ibig ninyo na magkaroon ng magandang posisyon? Gusto ninyo na magkaroon ng magandang katayuan sa buhay? Tandaan ninyo ito. Ang sinumang nagnanais na maging lingkod, na maging pinuno, ang sinumang nagnanais na maging mataas, ay dapat matutong magpakababa. Katulad ni Jesus, mataas, makapangyarihan, Diyos, pero hinubad niya ang lahat ng katangian ng pagka-Diyos, nagpakababa, naging tao na katulad mo at katulad ko sa lahat ng bagay maliban sa kasalanan. At nang maging tao, nagpakababa at naglingkod. Pamamaraan ni Jesus. Gusto mong maging dakila? Magpakababa ka. Gusto mong maging pinuno? Matuto kang maglingkod. Gusto mong malagay sa pedestal? Dapat alam mo kung saan ka nakatungtong. At dapat alam mo kung sino ka sa harap ng Diyos. At ito yung sinasabi ni Jesus sa kanyang mga alagad. Ang sino mang nagnanais na maging lingkod ay dapat matutong magpakababa at maglingkod. Amen. Sa madaling salita, ang ipinapaalaala ng ating Panginoon sa ating lahat, maging sensitibo tayo sa kung ano yung pinagdaraanan ng bawat isa. Huwag tayong maging manhid. Huwag maging matigas ang ating mga puso. At mangyayari yan kung hihingin natin ang tulong at biyaya ng Diyos. Pwedeng-pwede nating hilingin ang panalangin ni San Pablo ng Krus. Siya'y namuhay ayon sa turo at halimbawa ng ating Panginoon. Sa kanyang buhay,
siya'y nagpakababa at naglingkod. Kaya naman siya'y kinilala ng simbahan, kinilala ng Diyos bilang santo. Kaya mga kapatid, tularan natin ang halimbawa ni San Pablo ng Cruz. Tularan natin ang halimbawa ng ating Panginoong Jesus. Amen.